Itinanggi ng Malacañang ang alegasyon ni CPP Founding Chairman Joma Sison na nakomatose si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagtiyak ng Pangulo o ang pagtiyak ng palasyo, malusog ang Pangulo. Nakatutok si Joseph Moro. Nasa video Viber thread na ito sa Facebook post ni Communist Party of the Philippines Founding Chairman Jose Maria Sison, sinabi nitong comatose daw si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa post, may litrato ng pagdalo ng Pangulo sa National Conference ng fraternity niyang Lex Talioni sa Davao City noong Sabado. Sabi ni Sison, sinabi raw ng mga dumalo sa event, lumala raw ang pangingitim ng mukha nito, hirap sa paglalakad at pakikipagkamay. Ang pinakahuling report daw na naghihintay pa maberipika o mapabulaanan na koma raw ang Pangulo hapon o gabi ng Linggo. Ang Malacañang agad yang pinabulaanan. He's healthy. There was a rumor that he fell ill during his Lex Talionis affair. I talked to former Secretary Vit Aguirre who was in the affair. He was fine. He stayed till 12. He was in very high spirits. He enjoyed the company of his brothers in Lex Talionis. May mga public schedule din daw ang Pangulo bukas at sa susunod na Linggo. Minulate naman ni Roque ang sinasabi ni Sison na pangingitim ng mukha ng Pangulo. I don't know, maybe he was just not wearing powder. Normally the president wears powder, maybe there was just a photo taken of him without powder, no? So I don't see anything extraordinarily different from the color of the president's face, no? Sa isang text message, sabi ni Special Assistant to the President Bongo, kausap pa raw niya ang Pangulo hanggang alas 2 ng madaling araw kanina at nasa kama lang daw ito nagpapahinga. Si Representative Gary Alejandro na nanawagan din na isapubliko ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. May karapatan daw ang publiko na malaman nito lalo't nagpapanig na naman ang Pangulo na gusto niyang bumaba sa pwesto. Pero ayon sa Malacañang, ano pa ba document ang gusto ninyo? So every time he appears in public, we're debunking reports that he's in coma. So why do you need a document to show that he's in perfectly good health? Kung nagiginig siya, nagiginig sa galit, lalo na doon sa issue ng korupsyon. Nakalagay sa konstitusyon na dapat ipagbigay alam sa publiko kung may malalang sakit ang Pangulo. Pero sabi ng palasyo, wala naman daw sakit ang Pangulo, kaya hindi pa ito kinakailangan. Bukod dito, nakasaad din sa konstitusyon na hindi raw dapat pagbawalan ng akses sa Pangulo ang mga kalihim ng National Security, Foreign Affairs at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Bago ang State of the Nation address ng Pangulo sa mailalim sa rutinary check-up ang Pangulo, tinawanan naman ni Davao City Mayor Sara Duterte ang mga usap-usap ang may sakit ang Pangulo. Very transparent man si PRD with regard to his health. If he's not feeling well, sinasabi niya, if he's very energetic, sinasabi niya. So, there is no need na mag-disclosure pa kung ano yung status ng health ni President Duterte. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.